Itetem tahunggo pak tedetun na katolak anal pu ni dak dawi dawin boble itetem ino ayo tahunggo pak. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teddy Baguilat, tubong Tuwali sa Ifugao at tubong Gandang sa Nueva Vizcaya. Isa pa akong katutubo. Tumatakbo po bilang senator sa 2022. Humihingi po kami ng inyong tulong sa ating mithiin na magkaroon po tayo ng kauna-unahang katutubong senador. Baguilat ay pinanganak sa Maynila ay Ginoong Teodoro Baguilat Sr. at Ginang Felisa Brawner Baguilat, isang abogado at isang miyembro ng Gadang Tribe. Sa edad na 13, nagpa siya akong umuwi sa Kiangan upang muling tuklasin ang aking pagkakilanlan sa Ifugao. Nag-aral ako sa St. Joseph School para sa aking sekundaryang edukasyon at nagtapos ng salutatorian. Ipinagpatuloy ko ang aking tertiary education sa University of the Philippines, Diliman, kung saan kinuha ko ang Bachelor of Arts in Mass Communication major in Journalism at naging aktibong student leader sa campus. Sa aking unang termino, ang Ifugao ay tinanggal mula sa pagiging isa sa pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas noong 2003. Ako ang nagsilbing bilang pangulo ng Save the Ifugao Rice Terraces Movement, isang non-governmental organization na naglalayong itaguyod at protektahan ang mga kultura na kayamanan ng Ifugao. Karamihan sa aking mga programa at proyekto ay nakadirekta sa pagtataguyod ng edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga scholarship sa mga nangangailangan estudyante sa pamamagitan ng Tertiary Education Assistance Program. Tulong sa trabaho para sa mga nagtapos at mga skilled workers sa pakikipag-ugnayan sa TESDA. Pagbibigay ng napapanatiling trabaho sa pamamagitan ng kabuhayan at pagpapaunlad ng negosyo para sa mga maliliit at katamtamang mga negosyante, mga organisasyon ng mga tao at mga kooperatiba sa mga tuntunin ng pagsasanay sa kasanayan, paglipat ng teknolohiya, packaging ng produkto at suporta sa kagamitan sa kinabibilangan ng promosyon sa marketing ng One Town One Product at tulong pinansyal sa pagbuo ng malinis at murang enerhiya sa pamamagitan ng rural electrification at renewable energy. Pagtataguyod ng Ifugao bilang isang eco-cultural tourism center, konserbasyon at pamamahala ng Ifugao Rice Terraces, rehabilitasyon ng mga kalsadang panlalawigan at munisipyo, paggamit ng mga estratehiya sa mabuting pamamahala upang labanan ang graft and corruption at pagbabawas ng pagkamatay ng inat sanggol sa pamamagitan ng probinsya na plano sa pamuhunan para sa kalusugan at mga pangkat na kalusugan ng komunidad ng Ayo. Nahalala ko bilang ginatawa ng Ifugao sa 15 at 16 na kongreso noong 2010 at 2013
ayon sa pagkakabanggit. Sa 16th Congress, ako ang nagsisilbing chairman ng Committee of Agrarian Reform, vice chairman ng National Cultural Committees, at miyembro ng Committees of Accounts, Appropriations, Higher and Technical Education, Millennium Development Goals, Natural Resources, North Luzon Growth Quadrangle, Population and Family Relations, Turismo, at Transportasyon. Kabilang sa kanyang mga advokasya, ang pagpasa ng Freedom of Information Act, Minerals Management Bill, Forest Resources Bill, and Cordillera Autonomous Act at iba pa.